Iyong pinatawad
sambit ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating prayer meeting sa hapong ito. Tayo po muna ay umuko, tayo manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay nagkasama-sama upang dumulog sa inyong harapan, sama-samang makinig ng iyong mga salita at ganoon din mailapit namin sa inyo ang aming mga dalangin. Panginoon, inilalapit po namin sa inyo ang oras na ito. Kayo po ang manguna sa amin. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa aming pagharap sa inyo. Ano man pong karumihan na nakikita ninyo at mga bagay na hindi karapat-dapat sa aming puso, hinihingi po namin ito ng kapatawaran. At nawa po, Panginoon, o Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa aming mga buhay sa oras na ito. At sa bawat isa na kasama namin, na nakikinig, nasa bahay nila, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Salamat po, higit sa lahat, mabigyan ka namin ng kapurihan sa aming pagsambang ito. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Okay, meron po akong maiksing kwento lang sa inyo. Si Tom Watson po, senior, sa hindi pa nakakakilala sa inyo, siya po yung nagtayo ng IBM. So, ito po ay sa computer-related na company. So, sa tagal po ng panahon na naitayo ang IBM, imagine kung gaanong pera, investment, experiment ang ginugol ng taong ito at ng kanyang multi-billion dollar company sa paglipas ng panahon. Isang pagkakataon, maraming taon na ang nakaraan, meron silang isang top junior executive na gumastos ng $12 million sa isang venture na pumalpak. Nag-fail, sumalblay, or sabi natin, sumabit. So ngayon, itong top junior executive na to, pumunta siya sa office ni Mr. Watson. At pagpunta niya doon, syempre kahit kayo man doon, ito rin yung sasabihin ninyo. Sabi niya ngayon kay Mr. Watson, siguro gustong-gusto mo na akong mag-resign. Tapos ngayon, sumagot si Mr. Watson. Ang sabi niya sa kanya, gumastos ako ng $12 million para matuto ka. So siguro naman ngayon, pwede ka na magtrabaho. Diba? So ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa failure. So ang tema po natin ngayon ay from failure to recovery. So ano nga ba yung failure? Ang failure po is an act or an instance of failing. Pagkakataon na nag-fail or nabigo. It is also a person or thing that is unsuccessful or disappointing. So hindi ka naging successful, hindi ka nagtagumpay, disappointing ka. Failure tawag sa'yo. It is also non-performance of something required or expected. Gumawa ka naman, kaso nga lang, hindi umabot doon sa inaasahan sa'yo o doon sa required. So, failure pa rin ang tawag doon. Ganun din, it is an insufficiency or shortage. Meron, pero kulang,
failed pa rin, failure pa rin. It is also the fact of not reaching the required standard in an examination, test, course, etc. So, syempre, nag-exam pagkatapos ang passing grade ay 75, tapos ang 74 ka lang, failed ka pa rin nun, kahit mas marami yung tama mong sagot kaysa sa mali. And then, it is also the act or process of becoming bankrupt or the state of being bankrupt. Kahit hindi ka total bankrupt eh, nalugi ka lang, hindi ka kumita. So, failure ang tawag doon. So, meron pong magandang talata sa Biblia na nagsasabi ng tungkol po sa failure. Matatagpuan natin ito sa Jeremias or Jeremiah chapter 8 verse 4. Ang sabi po dito, "Say to them, this is what the Lord says, when people fall down, do they not get up? When someone turns away, do they not return?" Sa Tagalog naman po ang sabi, "Jeremias, akong si Yahweh ang nagsasalita sa aking bayan. Kapag nabuwalang isang tao, hindi ba muli siyang bumabangon? Kapag naligaw siya ng daan, hindi ba muli siyang magbabalik?" Ang talata pong ito ay nagpapakita ng dalawang prinsipyo sa realidad o katotohanan ng kabiguan sa ating buhay. Ang una pong prinsipyo ay ang, or principle number one, everyone fails sometimes. Lahat ng tao ay nabibigo minsan. Lahat ng tao ay nakakaranas na minsan ay magkamali, kulangin, hindi makasunod sa standard, or kapusin. Sabi nga doon sa verse, diba? Kapag ang isang tao ay nabuwal, so, or kapag naligaw siya ng daan. So, kahit papano, kumbaga, expected mo na ang mga tao minsan nabubuwal sila, minsan naliligaw. Lalo kung, syempre, di ba, hindi ka pa nakakarating sa lugar na yun, di mo naman alam, posible kang maligaw, di ba? At yung second principle na failure is not final. Ibig sabihin, ang kabiguan ay hindi ang katapusan. Kasi sabi nga, di ba, kapag nabuwal ang isang tao, hindi ba muli siyang bumabangon? Syempre, pag nabuwal ka, hindi ka naman titigil sa pagkabuwal na yon. Hindi ka na babangon, kundi babangon ka. At kapag ikaw naman ay namali ng daan o naligaw ng daan, syempre, hindi ka naman titigil dun. Ano gagawin mo? Babalik ka doon sa dati mong pinagdaanan para makapag-start ng muli, di ba? So, napakasimple ng mga prinsipyo na to. Everyone fails sometimes and failure is not final. Napakasimple pero napakagandang mga prinsipyo na mabuting maunawaan natin para maging gabay din natin sa ating buhay. At maganda po na pag-aralan po natin yung buhay ni Pedro at tingnan natin kung paano ba maia-apply o paano na nangyari o nai-apply ang prinsipyo na to, itong dalawang prinsipyo na to sa buhay niya. Si Pedro po, sa totoo lang, isa siya sa pinaka-paborito kong karakter sa Bible kasi nakaka-relate po ako sa kanyang mga sitwasyon o kaganapan sa buhay. At alam ko na marami ring tao ang nakaka-relate po sa kanya. Sino ba si Simon Peter? Si Simon Peter ay kilala din bilang Cephas. Ayan. So, ibig sabihin po nun, rock, sa John 1:42. Isa siya sa mga unang disipulo ni Jesus Christ. Ano siya? Tawag nito? Malakas yung loob niya magsalita. Outspoken siya, tapos masigasig siya na disipulo. Isa rin siya sa pinaka-close kay Jesus na na kaibigan. Isa siyang apostol at isa din po siyang haligi ng simbahan. Ganun din, Peter lived as a disciple of the Lord Jesus Christ. Isa siyang natural-born leader. Kaya nga po, naging spokesman siya ng 12 alagad. At kung titingnan niyo po yung kada sitwasyon nila, parang siya din po yung tumatay yung leader nila.
He was also part of the inner circle of Jesus' disciples. Inner circle yung laging kasama ni Jesus. Kasama niya si James at saka si John. Sila lang yung, di ba, sila lang yung tatlo yung disipulo na kasama ni Jesus nung binuhay yung anak ni Jairo at saka yung nagkaroon din ng transfiguration sa mountain. Silang tatlo lang ang kasama ni Jesus. So, kasama siya sa inner circle. So, di ba, ang ganda ng, kumbaga sa resume, ang ganda ng resume ni, ni Pedro. Ganda ng description sa kanya. Pero, dahil sa kanyang kahinaan, naging totoo ngayon yung unang principle natin. Anong yung unang principle natin? Everyone fails sometimes. Dahil doon sa kahinaan niya, naranasan niya ang mga, sabi nating mga pagkabigo sa kanyang buhay. Si Peter po kasi, madalas makita rin natin sa kanya yung tinatawag na impetus. Ibig sabihin, mainitin ng ulo niya or pabigla-bigla siyang mag-isip na dahil sa ganitong ugali niya, naglilid tuloy siya sa mga kilos niya o mga ginagawa niya na parang hindi pinag-isipan. Halimbawa po niyan, nung si Jesus po ay maglakad sa tubig, sa Matthew 14:28-29, si Peter po yung nagsabing, Panginoon, kung ikaw nga yan, lalakad din ako sa tubig. Diba, kung talagang ikaw yan. So, si Peter, walang ibang nag-isip na mga alagad. Siya yung nakaisip talaga na, sige, gusto ko rin lumakad sa tubig. Tapos, nung lumakad naman siya sa tubig, nangyari? Inalis niya yung tingin niya kay Jesus, nakita niya yung mga alon, natakot siya, at dahan-dahan siyang lumubog. Si Peter din, yung nung sinasabi na ni Jesus yung pangyayari na tungkol sa kanyang kamatayan, si Peter yung nagsabi na huwag nawang itulot ng Diyos. Kaya, nirebuke siya doon ni Jesus, di ba? So, ikinorek siya agad ni Jesus doon. Tapos, ganun din, dahil sa kanyang pabigla-biglang pag-isip, siya din yung alagad na tumagpas nung tenga nung isa doon sa mga kawal o sundalo na kasama doon sa mga huhuli kay Jesus. At isa pa, ang pinakamatindi nga na kanyang nagawa, yung itinatwa niya si Jesus o ikinaila niya si Jesus ng tatlong beses. At ganun din, naalala ko, yung sa Matthew 26:33, nung sinabi ni Jesus na dadating ang oras na ang lahat iiwanan siya, pero sabi ni Pedro sa kanya, iiwanan ka ng lahat, pero hindi kita iiwan. Yan ang kanyang pagmamalaking sinabi. So, lahat ng tao ay nag-fail talaga. Everyone do fail sometimes kasi hindi po tayo perfecto. So, marami pa din namang mga sample sa Bible, mga Bible characters na nag-fail. Simula natin kay Adam, di ba? Kay Adam and Eve. Kay Abraham. Siyempre, si Cain. Ganun din, si Isaac, si Jacob, even David, at saka si Moises. So, lahat sila nagkaroon ng pagkakataon na nag-fail. Dahil nga, hindi tayo perfecto, meron tayong mga kahinaan. Dahil din naman dun sa ating sinful nature. Isa itong realidad na kailangan nating tanggapin at dapat ding paghandaan. Pero kahit ito ay isang realidad na mararanasan natin ang failure, reality din naman na yung buhay natin ay hindi natatapos sa failure. Kaya dito po papasok yung susunod na prinsipyo. Yung principle number 2, failure is not final. Failure is not final. Sabi nga po dun sa verse natin, kapag nabuwa ng isang tao, hindi bang muli siyang bumabangon? Kapag naligaw siya ng daan, hindi bang muli siyang magbabalik? So, si Pedro, nabigo siya. Sabi nga, big time. Sobrang kumagalaki nung kabigo ang ginawa niya. Sa Lucas 22:61-62, sabi po dito, lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. Ito yung panahon na hinuli siya, tapos sumusunod sila Pedro sa kanila. Tapos si Pedro, nang hanggang dun lang siya dun sa mga
nagpapainit ng ano ng kamay kasi malamig ganyan. So sabi dito, lumingon ang Panginoon na tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilawak ang manok sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. So sobra, pag sinabi natin sobra yung buong pait, alam niyo siguro yung feeling ng sobra talagang sakit ng ano, sobrang sakit ng loob niya. So dito niya kasi na-realize yung kanyang pagkakamali. Kasi di ba, may nauna ng 2 beses na pinagkailan niya si Jesus eh. Pero dito sa pangatlo, nung tumilaok ang manok, doon niya na-realize yung kanyang pagkakamali. At hindi lang siya basta pagkakamali. Isang matinding pagkakamali o kabiguan. Sabi kasi, sa Matthew 26:33, dito kasi di ba, ulitin ko lang sinabi kanina, matapang na sinabi ni Pedro kay Jesus, sabi niya kasi dito, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Yun ang sinabi niya kay Jesus. May pagmamalaki niyang sinabi nung panahon nga na sinabi ni Jesus na iiwan siya ng lahat. Pero sabi ni Pedro, hindi ko po kayo iwan kahit iwan kayo ng lahat. Diba? Pero, nung pagkakataon na ito nga, hindi niya napanindigan yung sinabi niya. Diba? Nang hulihin si Jesus, tumakas din siya. Hindi siya nanindigan at kinilala si Jesus na kaibigan niya at Panginoon nung tinatanong siya nung mga tao nung hinuli na si Jesus, nung kasunod siya. Pinagkailan niya, nakilala niya si Jesus. At may hindi nga niya nasasabi yung pangalan ni Jesus sa pagkakataon na ginawa niya yung pagkakaila o pagtatatwa. Diba sabi niya, hindi ko kilala ang taong yan. Hindi ko siya kilala. So, hindi man lang niya sinabi, hindi ko kilala si Jesus, hindi ko kilala yung ano. Pinagkaila na nga niya, hindi man lang niya mabanggit yung pangalan. At malamang, so, dahil sa nangyari, nag-guilty siya, at malamang nalalo siyang nag-guilty nung mamatay na si Jesus sa krus kasi wala na nga siyang ginawa para iligtas si Jesus. Ipinagkaila pa niya. Nakilala niya si Jesus. Diba? So, kaya talagang yung binanggit dun sa verse na lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Alam mo yung sobrang bigat ng damdamin niya kasi talagang, kumbaga, lahat na yon na isip niya. Nakita niya kung paano siyang nabigo na panindigan yung salita niya at kung paano din niya nabigo ang ating Panginoong Jesus. Pero ang maganda lang sa kanya, kahit ganito yung nangyari, hindi siya lumayo. Yan. Kasama pa rin siya ng mga alagad na naghintay na magpakita si Jesus nung malaman nila na, actually, di ba nung sinabi ni Mary Magdalena na buhay nga si Jesus, isa si Pedro dun sa unang tumakbo, papunta dun sa, ano, sa kuweba na pinaglibingan kay Jesus. Kaya lang hindi nila nakita si Jesus dun. So, doon sa mga panahon na hindi pa nagpapakita si Jesus, kasama siya naghihintay. At nung nagpakita na si Jesus sa alagad na mga 2 beses doon sa chapter 20 ng Aklat ng Juan, nandun din siya. Though, sa mga pagkakataon nga lang na yon, walang nabanggit na nagkaroon ng confrontation si Jesus at saka si Peter tungkol doon sa mga nangyari. So, walang ganon. Okay. So, sinubukan din ni Pedro na bumangon sa sarili niyang kakayanan. So, diba syempre, parang feeling down na siya, pero sinubukan niyang bumangon sa sarili niyang kakayanan. Kaya nga naisip niyang bumalik doon sa dati niyang ginagawa, tulad ng pangingisda. Para, syempre siguro, alam kapag yung medyo, ang daming pumapasok sa isip, so parang makalimutan na niya yung nakaraan, at makahanap muli siya ng ikabubuhay. Kasi nga, wala si Jesus. Parang, ano lang nangyayari sa akin, di ba? So, nung unang gabi na nang isda sila, wala silang nahuli. Yan ang problema. Wala siyang nahuli. Kahit nagpagod siya ng buong gabi, wala pa rin itong naging bunga. Kaya siguro, naisip ni Pedro, ano ba to? Bigo na nga siya sa pagiging disipulo.
bigo pa rin siya sa pagiging mangingisda. Grabe na siguro yung inis ni Pedro sa sarili niya kasi parang, alam mo yon, yung wala na siyang matinong nagawa. Diba? At paano na siya magpapatuloy sa buhay niya? Parang ganun, diba? So, naranasan mo na ba yung ganito? I mean, ganitong bagay, katulad na naranasan ni Pedro, na ikaw ay nabigo. Hindi nangyari yung gusto mo, may ginawa ka, sumablay, maganyan, may bagay na nawala sa'yo. Pagkatapos gusto mo nang mag-move on, gusto mo nang mag-move forward, pero walang nangyayaring maganda. parang walang matinong nangyayari sa buhay mo. Pero nakaka-relate tayo sa kanya. Okay, sige, tuloy tayo. Tingnan natin kung ano nangyari. Sa Juan chapter 21, verse 15 to 17, siguro ito na yung pagkakataon na hinihintay ni Pedro. Ito kasi yung pagkakataon na nagkausap si Pedro at ang Panginoong Jesus. Kasi, so, i-call ko lang yung nangyari. Diba, nanghuli sila, pagtapos wala silang nahuli. Ngayon, ang tumawag si Jesus, sinabi ni Jesus, ihulog yung uli yung lambat ninyo. Tapos, ang ginawa nila Jesus, ay, ni Jesus ni Pedro, nung mga kasama niya, ihinulog. Pagkatapos, nakahuli sila ng madami. So, parang familiar nung una siyang tinawag, no? Tapos, sinabi ni John, siya ang Panginoon. At tapos, si Pedro, ganun din, nakilala niya nga si Jesus to. Tapos, di ba, nakahubad siya. So, nagdami siya, ganyan. So, tinawag sila ni Jesus para mag-almusal. At ito na nga yung pagkakataon na yun na nagkausap si Pedro at si Jesus. Sabi dito sa mga talata, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat tatlong beses niyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. So, pansinin po natin ang mga bagay na ito dun sa kanilang pag-uusap. Ano po yung tawag ni Jesus kay Simon? Ay, kay Pedro. Diba? Tinawag siya ng Simon Pedro. Sabi doon, Simon Pedro, anak ni Juan. Diba? So, hindi naman po yun yung laging tinatawag sa kanya. Pedro na, diba, ang tawag sa kanya. Kaya, kumbaga, diba, ibig sabihin ng Pedro nga ay bato. So, sa sitwasyon na to, parang kung titingnan natin, pwedeng parang nagpapaalala sa kanya yung tanong, yung tawag na yun ni Jesus na hindi niya napanindigan yung pagiging bato o pagiging solid sa kanyang katapatan kay Jesus. Diba? Pangalawang bagay, yung tanong ni Jesus, sabi niya, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? So, dito parang nagpapaalala si Jesus dun sa sitwasyon, diba, dun sa Matthew 6:23 nga, na, diba sinabi niya dun na, nung ano, kahit iwan pa siya ng lahat, ibig sabihin, yung confidence ni Peter, ni Pedro dun sa, kay Jesus, nung sinabi niya, kahit iwan ka pa ng lahat, hindi kita iiwan. So, ganun yung pagmamahal niya kay Jesus sa panahon na yon. So, sobrang confident siya dati. Sobrang confident siya na magpahayag ng kanyang pinagmamalaking love and devotion kay Jesus. Diba? Pero ngayon, nung tinanong siya si ni Jesus kung iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito, iba na yung sagot niya, sabi diyan. Pero ngayon, ang sagot niya lagi, diba tatlong beses siya tinanong, ang sagot niya lagi ay, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Na parang sinasabi niya ngayon, Opo, mahal ko kayo, pero ayon lang sa kakayanan ko at
alam niyo po iyon. Di ba? Sabi doon, opo, mahal ko kayo at alam niyo po iyon. Di ba? So, makita natin na iba na, 'di ba? Iba na yung ano, iba na yung sagot ni Pedro. Hindi na siya kasing confident nung dati na hindi kahit iwan kayo ng iba, basta ako hindi ko kayo iiwan. Hindi na ganoon ka confident ang sagot niya. But still, sa mga pagkakataong ito, ipinapakita pa rin ni Jesus na mahalaga sa kanya, na nararamdaman pa rin ni Pedro at handa siyang ipakita ang pagmamahal na ito sa kanya. So, kumbaga, naaalala at nararamdaman ni Pedro na mahal pa rin niya si Jesus at handa pa rin siyang ipakita yung pagmamahal na yon kay Jesus. Naalala ko po tuloy yung nabasa ko dati. Ayan. Kapag nagsasabi ka daw ng I love you sa isang tao, di ba sasabihin mo, I love you. Di ba? Para daw ipaalala na mahal mo siya. Pero ito po yon. Kapag nagsabi ka daw ng I love you sa isang tao, hindi mo lang pinapaalala sa tao na iyon na mahal mo siya, kundi ipinapaalala mo rin sa sarili mo na mahal mo siya. So, hindi lang parang, mahal kita, tandaan mo yan ha. Kundi parang sinasabi mo rin sa sarili mo na kaya ko sinasabi yung I love you sa kanya para i-remind ko yung sarili ko na mahal ko siya. Diba? So, parang ganun yung ano. And I remind si Pedro ng pagmamahal niya ulit kay Jesus. Anyway, kung paanong ikinaila ni Pedro si Jesus, di ba? Kung paano yung pinagkaila ni Pedro si Jesus, itong nabuhay na muling si Jesus ay nagtanong din ng tatlong beses sa kanya. Tatlong beses siyang idininay, di ba? So, tatlong beses din nagtanong si Jesus sa kanya para i-affirm ang kanyang pag-ibig ng tatlong beses din. Pedro, mahal mo ba ako? Diba? Pedro, mahal mo ba ako? Pedro, mahal mo ba ako? Diba? Tatlong beses para i-affirm. Sabi daw po, ang pagtatanong na ito ay nagpalungkot kay Pedro. Kasi nga, diba? Parang, Lord, alam mo naman, mahal kita eh. Pero bakit ulit-ulit nagtatanong, diba? Pero, nakatulong ito para daw makapag-move on si Pedro nang wala na ang kabigatan ng guilt at regret. Kasi every time na nagtatanong si Jesus kung mahal, nasasabi niyang mahal niya, mahal niya, mahal niya. Kumbaga parang natatakpan yung guilt na nagawa niya at saka yung mga panghihinayang o yung mga regret. At ito rin, dahil din dito, naihanda siya nito sa magiging katungkulan niya pagdating ng ng panahon. Diba? So, pangatlong bagay na napansin din natin dito, di ba, sinabi ni Jesus, bukod dun sa mahal mo ba ako, di ba? Sinabi din ni Jesus na pakainin, ito yung tatlong bagay, di ba, pakainin ang mga batang tupa, alagaan ang mga tupa, pakainin ang mga tupa. Sinabi ni Jesus, di ba, kinonfirm yung love. So, ngayon, sinabi naman ni Jesus kung paano niya pakikitunguhan ang mga anak ng Diyos. At ito yung nais niyang paraan ng pagpapakita niya ng sinasabi niyang pagmamahal sa kanya o kay Jesus. So, di ba tinanong ni Jesus kung mahal siya ni Pedro. So, ito yung paraan kung paano ipapakita ni Pedro yung pagmamahal niya ngayon kay Jesus sa pamamagitan ng pagpapakain, ng pag-aalaga, at ng pagpapakain sa kanyang mga anak. O sabi natin, yung mga mananampalataya. So, sa nangyari kay Pedro, sabi nga, mas nakilala ni Pedro ang sarili niya nang siya ay dumanas ng kabiguan. Nalaman niya na totoong kailangan niya si Jesus. Diba? Nang siya ay madapa at mabigo. Kumbaga parang confident siya dati. Kilala niya si Jesus, kailangan niya si Jesus. Pero mas nakita niya yung pangangailangan to nang siya ay madapa at mabigo. Kailangan niya si Jesus sa kanyang pagbangon. Hindi niya kakayanin ang pagbangon sa pag-asa lamang sa sarili niyang kalakasan at kakayanan. Kailangan niyang magpakumbaba sa harapan ni Jesus at umasa sa kanyang tulong at direksyon para sa pagsisimulang muli. Diba?
So, nakita natin na naranasan ni Pedro ang pagkabigo kung saan binigo niya si Jesus, di ba? Kaya asama ng kumbaga parang siguro ang galit niya sa sarili niya, binigo ko si Jesus. Yun yung failure niya. Hindi niya napanindigan, yan, na masunod lahat ng mga nais si Jesus sa buhay niya. Pero ito yung magandang bagay nga na ginawa niya, na magandang matutunan din natin, di ba? Hindi siya lumayo. Kahit nahihiya siyang lumapit sa Panginoong Jesus dahil sa ginawa niya, pero lumapit pa rin siya sa Kanya. Di ba? Karaniwan kasi sa mga, sabi natin sa panahon natin ngayon, kapag nakagawa ng pagkakamali, kapag sabi natin nag-fail, ang tendency, lalayo muna. Magpapahinga muna ako, titigil lang ako sandali. Yan, hindi muna ako mag-church. Hindi muna ako lalayo, 'di ba? Ganun ang kanilang Kaya si Pedro hindi ganun ang ginawa niya. Hindi siya lumayo. Kaya naman ano nangyari sa kanya? Nakabangon siya. Kasi karaniwan ng mga lumalayo. Kasi 'di ba nga, 'yun nga ako nga naisip ko lagi eh. Pag 'yun nga kasama mo ang Panginoon, sumusunod ka sa kanya, dumadanas ka ng failure eh. Eh ano mangyayari pag hindi mo kasama ang Panginoon, di ba? Di mas lalo kang walang pag-asa, di ba? So, yun ang magandang makita natin. Hindi lumayo si Pedro. Na dapat, ganun din igawin natin, hindi tayo lumayo. Tapos, ganun din, hinintay niya na kausapin siya ni Jesus. Di ba? So, pinuntahan niya nung sa kuweba, wala. Nagpakita ng ilang beses, nandun lang siya. Hinihintay niya lang. Hinihintay niya yung pagkakataon na kausapin siya ni Jesus. At nang makausap siya, ano nangyari? Di ba, totoong na-rebuke siya, na nasaktan siya doon sa mga ilang sinabi ni Jesus sa kanya. Pero naranasan din niya na ma-encourage, ma-revive, sabi nga, ma-restore, magkaroon siya ng lakas para magsimulang muli. Masakit na. Sabi natin, yung ang i-overcome mo yung hiya, medyo mahirap eh. Nalala ko yung ibang mga nakakausap namin dati na nag-commit ng mistakes. Ang sabi nila, ayokong magpunta ng church kasi pinag-uusapan nila. Kami na lang lagi pinag-uusapan nila or baka kung anong sinasabi nila, ganyan, ganyan, ganyan. So, mahirap i-overcome. Parang mahirap kasi parang feeling mo lahat ng tao nakatingin sa'yo. Pero yun yung dapat mong gawin. Talagang kailangan mo lumapit sa Panginoon at makipag-usap sa Kanya. Diba? At ganun din, sabi nga, dahil sa kanyang pananatili, hindi siya lumayo, dahil sa paghihintay niyang kausapin siya ng Panginoon, na-restore ang relationship niya kay Jesus, ganun din yung ministry. Diba? Sa sitwasyon natin, kahit parang yun nga, nilalayo tayo ng damdamin eh, yun yung deception sa atin ng kaaway. Nilalayo tayo, yung ginagamit niya yung damdamin natin, nilalayo niya tayo sa Panginoon. Dinidiscourage siya tayong makipag-usap. Ayaw nating, tamad tayong magbasa, tapos parang nakakahiya mag-pray, ayaw nating mag-pray, di ba? Pati kahit magsimba, ayaw natin. Pero kahit ganun yung sitwasyon, patulad ni Pedro, pilitin natin ang sarili natin dahil kailangan natin yon. Kailangan natin yon. Ang pakikipag-usap ng Diyos, kailangan natin, di ba? Kaya nga magpakumbaba tayong lumapit sa Kanya. Basahin natin ang salita ng Diyos at manalangin po tayo. Sa salita ng Diyos lang natin makukuha ang encouragement, strength, direction at conviction para humingi ng tawad at muling ma-restore ang relationship natin so we can move forward, diba? And have a fresh and correct start like Peter. Diba? So si Peter, dahil sa pangyayari na yon, na-restore siya at muli, sabi nga doon, nagkaroon ng direksyon para makipagsimulang muli. At sa pagsisimulang muli ni Pedro, ang pangako ni Jesus na siya ay magiging malaking bahagi sa pagbuo ng iglesia ay natupad sa tatlong yugto. Si Pedro ay nangaral noong araw ng Pentecost. Yun yung marami ang kumilala sa Panginoon. Pagkatapos, naroroon siya ng tawagin ng mga Samaritano ang banal na spirito. Sa Gawa 8,
At ang huli, ipinatawag siya sa bahay ng senturyon ng Romanong si Cornelius na naniniwala rin na tumanggap sa banal na espiritu sa mga gawaten. So sa ganitong paraan, binuksan ni Pedro ang tatlong magkakaibang mundo at binuksan ang pinto ng iglesia sa mga Hudyo, Samaritano at mga Hintil. Sa lahat ng pag-angat at pagbagsak ni Pedro, ang Panginoong Jesus ay nanatili kanyang mapagmahal na Panginoon at tapat na patnubay. So ang sabi natin, ang failure ay lagi po nating mararanasan. Kasama na po yan sa takbuhin natin sa pananampalataya. Meron pong isang magandang article tungkol po dun sa triumph and failure sa mundo ng pananampalataya. Ito po ay mababasa sa Finding Hope When God Seems Silent by Ben Patterson. Okay, kapag po kasi dumaranas tayo ng failure o ng kabiguan, sa pagkakataon na nasa baba tayo, yun yung panahon na feeling natin silent ang Lord. Feeling natin iniwanan tayo ng Diyos, diba? Feeling natin wala tayong kasama, wala tayong kakampi. Pero sabi nga dito, ito yung mga panahon na silent lang ang Panginoon. So, ito po yun. Triumph and failure in the world of faith. Triumph and failure always go together in the weight of faith. They are head and tail of the same coin. Lagi po yan. Kung may tagumpay, may failure, may tagumpay. Kung may tagumpay, may panahon ng failure. Diyan. Show me a person who has had no struggle with waiting, whose faith was known no swings between victory and defeat, and I'll show you a person who has never really trusted God with his or her life. Yung walang naranasang ups and downs sa buhay, parang smooth na smooth lang siya. Yan, sabi daw, yun yung hindi talaga, sabi nga dyan, those who has never really trusted God with his or her life. Diba? To wait on God is to struggle and sometimes to fail. Diba yung mga panahon na naghihintay tayo ng prayer natin? Yung may hinihingi tayo sa Panginoon tapos hindi pa dumadating. Doon yung mga panahon na mahirap at panahon na posible tayong mag-fail. Sometimes the failures teach us more than the successes. Mas natututo tayo sa mga failures kesa sa success. For the failures teach us that to wait on God is not only to wait for His mercy, but to wait by His mercy. Naghihintay tayo sa Kanyang habag. Hindi tayo naghihintay lang ng habag, kundi nabubuhay tayo sa paghintay ng nasa habag ng Panginoon. The success of our waiting lies not in who we are, but in who God is. It is not our strength that will pull us through to the end. It is God's amazing grace. So, dun sa mga panahon na tayo ay nabibigo, panahon na tayo ay talagang sabihin na natin bumabagsak, dun tayo mas natututo. Dun tayo natututong maghintay, magtiwala sa ating Panginoon. So, tayo po ay daranas. Lalo sa mga panahon na to. Diba? Nakakaranas ka ba o dumadaan ka ba sa panahon ng kabiguan sa ngayon? Diba? Ano yung mga kabiguan ang nararanasan mo? Pangarap na hindi naabot, relasyong nasira, hindi kasiyasayang pamumuhay, kakulangan ng mga kailangan, expectations na hindi naabot, lalo sa panahon ngayon na pwedeng nawala ng trabaho, nalugi, nagsara yung business, nagkasakit, nawala ng minamahal sa buhay. Yung iba hindi makakain ng sapat, di ba? Maraming disappointments na nangyayari. Kung ano-ano pang nagbibigay ng kabigatan sa buhay. Pero tandaan mo nga, di ba? May mga tao ring dumaranas o dumanas ng kabiguan katulad ng dinanas mo. Kasi diba, yung principle natin, totoo, yung principle number one, everyone fails sometimes. Kasi nga, meron tayong mga kahinaan na patuloy pa rin binabago ng ating Panginoon. Pero tandaan mo rin, failure is not final. Hindi yan permanente.
At ang maganda din sa panahon na yan, mas makikilala mo yung iyong sarili, makikita mo kung hanggang saan ang iyong sariling kakayanan at bagay na higit mo kailangan. Meron kang pagkakataon na baguhin naman yung sitwasyon mo. Madanas ka ng kabigatan ngayon, meron kang pagkakataon na baguhin yung sitwasyon mo. Kailangan lang na tama ang kakapitan mo sa pagbangon mo o sa pagtayo mo. Susundan mo para makapagsimula ka ng tama. Siyempre, dapat lumapit at humingi ng tulong sa Panginoong Diyos. Sundin ang gabay niya at pagtuturo para maiwasan na ang madalas na pagkakamali at pagkabigo. Magkakaroon ka talaga ng failures, pero mas maiiwasan mo na yon kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Diba? At isa pa, na huwag mong kakalimutan, katulad ni Pedro, sa lahat ng pag-angat at pagbagsak ng mga anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus ay nananatiling kanyang mapagmahal na Panginoon at tapat na patnubay na siya ring nagdadala sa atin sa tiyak na tagumpay. Naalala ko tuloy yung sabi dun sa unang illustration natin kanina. Sapat na kung ano man yung mga ginawa natin. Tama na yung pagmumukmuk. Yung sa ano natin kanina, diba? $12 billion. Tama na yung pagmumukmuk. Umpisahan na yung trabaho. Diba? So, ibig sabihin lang, tama na yung pagmumukmuk. Lapit sa Panginoon. Then, Lord, anong gagawin ko? Tayo pa yung manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong encouragement. Mabigat ang sitwasyon ng panahon namin. Hindi ko po alam kung ano ang nararanasan ng mga kapatid ko ngayon na nanonood at nakinig ng iyong mensahe para sa kanila. Panginoon, salamat po dahil ikaw ang Diyos na hindi kami iniiwan at hindi kami pinapabayaan. Ikaw din ang Diyos na humuhubog sa bawat isa sa amin upang kami ay lumago sa pananampalataya at maging ayon sa kawangis ng aming Panginoong Hesukristo. Mahubog kami ayon sa kalooban mo. Mahubog kami ayon sa pinlano mo para sa amin mula pa nung una. Mahirap, Panginoon, ang dinaranas ng mga nabibigo o sa panahon ng kabiguan, sa panahon ng pagbagsak, mabigat, mahirap, masakit. Pero, salamat, Panginoon, kasi alam namin, kahit minsan hindi namin nakikita, kahit minsan pakiramdam namin nag-iisa kami, pero ang katotohanan, nandiyan ka at umaalalay sa amin. Hindi mo kami iniiwan o pinapabayaan. Maraming salamat sa encouragement na ito, Panginoon. At ganun din, kung ano mang encouragement ang naranasan namin, tulungan mo po kami na maging instrumento ng iyong pagpapala, na maging encouragement din po kami sa mga kapatid namin, sa makakilala namin, na dumadanas din, Panginoon, ng failure at ng matinding discouragement. Tulungan mo po kami na kung paano ang failure namin na to ay magiging recovery at eventually magiging success, Panginoon. Ganun din yung may bahagi namin sa mga tao sa paligid namin. At higit sa lahat, Panginoon, sa lahat ng nararanasan namin na to, ang maging bunga nito ay papuri at pagmamalhati, pagdakila sa iyong pangalan. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, atin pong basahin at ipanalangin po yung mga prayer items at prayer requests po na lalabas po doon sa ating mga screen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you.
Thank you.